Good day mga sir. So ayan, magandang umaga na naman. Meron tayong customer dito, Aerox 155 version 2. S, tama sir, no? S, no, ayan. So black gold, itong ano na to, itong model. So from ano to eh, from Bacoor, Cavite, no? So yun, ilang araw na, puro from Cavite yung customer natin. Last time yung ADB from ano yun eh, Bacoor din yata. Tapos yung click kahapon from ano naman yun, Kawit, no? So yun, sige, kakamustahin muna natin yung owner nung motor natin, motorcycle, okay? Sir, upo ka lang, yan, upo ka lang yan. Konting ano lang, konting review lang. Okay, so ano nga ang pangalan mo, sir? Anyano Carlos. Ano, pwede tanggalin natin para makita, ya? Hindi ka makikita, makikilala ng mga tropa. Ano nga ang pangalan mo, sir? Anyano Carlos. Okay, from? Bacoor, Cavite. Okay, so from Bacoor. So, normally tinatanong ko yung mga customer ko kung bakit yung mga motor nila ay yun yung pinili nila. So parang ano lang, konting review lang para at least magka-idea yung mga tropa natin na ano, tumitingin kung anong mga motor yung gusto nila. So tingin mo, bakit yung Aerox 155 version 2 yung napili mo? Para sa akin kasi, yung durability niya at yung compatibility niya plus yung riding position niya kasi, mas maganda siya kaysa dun sa handling ko dati sa big bike ko na GSX-R150. Dun kasi talagang yung bigat, talagang salo ko lahat sa braso ko. Dito kasi parang compatible, pedics, pang long drive, touring. Petix na petix lang yung pagdadrive mo, smooth na smooth lang. So wala na akong ngalay na nararamdaman. Okay, tsaka mas pinapogi kasi, no? Oo. Okay. So, yun. From Bacoor, Cavite. Yes, Bacoor. So, yun. Malayo-layo. Ilang oras ang biyahe, sir? Yun, mga kulang-kulang isang kalahati din. Kalahati. Ano oras kayo umalis doon? Mga ano na, mag-8 na yun eh. So, maaga, anong oras kayo gumising? Mga 6.30. 6.30? Nakatulog ka naman kagabi. Medyo excited. Okay. Mapaisip-isip na ako eh. Kung ano mangyayari, no? Oo. So, yun mga sir, ano kasi, actually malakas yung loob ni sir kasi dinayo niya yung motor niya dito kahit wala pang ORCR. Yes, yes. So, normally, pagka mga bago talaga, yung mga nag-inquire sa atin, hindi sila basta-basta nakakapunta kasi nga natatakot sila. So, ito, malakas yung loob ni sir. Tingin ko, ano ito, big time, bigating tao to, no? Kaya malakas ang loob. So, yun. Ano-ano ba yung mga i-install natin kay sir? So, yun, papakita ko sa inyo. So, yung kakabit natin. Ay, ito na pala. Rap, ano, yung ikakabit mo dyan? So, ito, ano? So, ito yung first item na ikakabit natin. Yung OEM switch. Okay, ito yung mayroon na siyang three-way, yung may patay ng park light tsaka headlight, then passing light. At the same time, selector na din. Ayan. Okay. Next, itong ating recommended helix. Helix mini driving light and plus Corsa. Corsa dual horn. Yan. So, ito yung full package setup natin. Dual horn setup, passing light, yan. Okay? So, ayan na, nai-install na ni Rap. Nai-connect na niya. So, titingnan natin. Tama-tama. Titingnan natin kung nagpa-function. Tingnan nga natin, Rap, kung nagpa-function yung ano, yung menu. Tingnan natin. Naayos pa ni Boss Rap. Parang nag-passing niya kanina, ano? Ayun yun. Pero sa menu, ayan, functional ano, sa menu, ayan. Okay, so sige, panda rin natin.
Yung three-way. Hindi pa siya nagpapa-function, ano. Yung headlight. So, yun, titingnan natin mga sir kung ano yung gagawin nating ano. Connection dito. Okay? So, babalikan ko na lang kayo mga sir. Pagka na-i-wirings na natin at na-isalpak na yung mga ikakabit natin. Okay? So, yun na mga tropa, mga sir. So, sisilipin natin itong project natin sa Aerox 155 version 2. So, una, negative talaga tayo dun sa OEM switch. Okay? Yung dapat ay ipapalit natin dito para magkaroon ng patayan yung headlight tsaka park light. Nakikita kasi natin sa ano sa online yung pang NMAX 2020 ay pitted daw. Okay, so dito sa Aerox. Kaso pag testing natin yung OEM na yon ay functional yung iba, kaso yung iba hindi nagpa-function. Kaya ni-recommend sinadjust natin na wag na lang munang ikabit. Intay-intay lang tayo ng mga ilang weeks. Siguradong may lalabas naman. So ngayon, ang i-install na lang natin dito ay yung full package natin na horn plus helix mini driving light. Then yung horn, kanina mga sir, so bigyan ko lang kayo ng idea. Yung una, dito natin nilagay yung isa. Yan, sa ibabaw. Yan. Kaso, hindi kasha dito yung dalawa. Kaya napilitan kaming ilagay dito yung isa. Yan, sa baba. Kaso nung naka-mount na siya, nasa taas yung isa, nade-delay naman yung ano, yung tunog niya. So hindi namin marinig yung talagang original na function nung lakas nung horn. Kaya yan, dito namin nilagay parehas, no. So nung pagkakalagay namin dito, yon. Nakuha na namin yung talagang lakas ni Corsa. So yon, goods na siya ngayon, no. So ayan na yung harness niya. Ayan. Tapos, eto, nag-additional kami ng body ground. Tapos, naka-direct pa yan sa, ano, sa battery. Yan, kaya, para sure na puputok talaga yung high ni Corsa. So, ayun. So, andito na siya sa, ano, sa mini driving light. So, ayan, nakikita nyo naman, talagang sama-sama yan, mga sir, no? Para at least, after nung ating i-install, ay parang stuck pa rin. Okay? Para naman matuwa yung mga customer natin. Okay? So, yun. Alis muna ako. Iwan muna natin si Master Rap Rap dyan. So, mamaya, ipapakita natin sa inyo pagka na-install na namin lahat. Okay? Ikaw, sir, okay ka pa dyan? Siya, okay pa? Okay, buti na. Hindi ganong mainipin, no? Kasi, yung mga ibang customer namin dito, talagang pagka may mga kasamang girlfriend, after gawin, magkaaway na. Inaaway na yung boyfriend. Okay. So supportive naman. Ayos. Okay. So mamaya ka na lang siya shout out, sir, ha. Okay. Ano, Boss Rap? Kaya pa? Sabi ko sa iyo mag-headband ka na eh para hindi natatabingan eh. Okay, sir. Sisilipin na natin yung finish setup ng Aerox 155 version 2. So papasilip ko lang yung naging finish setup nung relay natin tsaka nung balas. Okay, so flashlight. Yan. Okay, mga sir. So, ayan. Kita nyo naman, parang walang nilagay, mga sir, no? So, eto, dito namin nilagay yung ating relay. Tatlo. Para sa horn tsaka sa mini driving light. So, tatlo po yan. Isa sa relay, isa sa low, isa sa high. Okay? Then, tapos yung balas, eto. Dito siya, naka-strap yan para walang bitaw. No. So, yan yung wire niya, ayan, naka-harness. Ayan, papunta dito sa halo switch for dual horn setup plus yung wire papunta sa baba, papunta ron sa horn. Okay? So, hindi namin naipwesto yung horn dito sa taas kasi ayan. Kita nyo naman masikip talaga. Okay? Hindi makabuga ng maganda yung horn dito sa taas. Then ayan, ayan yung position ng ating mini driving light. Yan. Okay. So, check natin. Okay, so ayan, malayo talaga, no, mga sir. Ayan. Ayan,
Yan. Maganda yung ano, maganda yung dito sa ilalim, walang problema, ano? Talagang ano, maluwang doon lang talaga sa loob. Yan. Okay. Yan. Okay. Then ito yung three-way switch natin for mini driving light. Yan. Yan. Okay. Yan. Then yung switch natin for dual horn. So yan, wala kayong makikita kasi as request nung customer natin ay nakatago. So yan. Hindi niyo talaga makikita. Picture ay ano natin, flashlight. Yan. So ayan, nasa loob ito. Ito yung horn selector. Okay? So yan. Sir, okay na. Testingin na natin. Testingin na natin. Ha? Oh, pero isasara muna natin. Ha? Okay. Okay. Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa. Ah, sige, sasara muna namin. Sige, ano? Sara muna natin. De, mamaya na, sasara na natin para lalagay natin yung mga ano dito. Yung mga box ng mga product. Mga sir, natapos na natin yung project natin na maghapon ginawa. Okay, so ngayon makikita na natin yung finished product. Yun nga lang, medyo sad pa rin ako kasi hindi natin na-install yung left switch ni sir na OEM kasi nga yun, hindi compatible dito sa Aerox. Although same siya nung itsura tsaka nung mga socket, pero hindi talaga nag-function yung kanyang headlight. So kailangan pa rin i-modify. So yun, aaralin muna natin para pagbalik ni sir ay isasalpak na lang natin. So sa ngayon, papakita na lang natin yung full package namin na mini driving light, duo helix, yung ating best recommended with 3 months warranty, plus Corsa dual horn setup. So ayan yung finish mounting ng ating mini driving light. And so ano lang to eh, yung bracket na ginamit nito mga sirs, ano lang, bigyan ko lang kayo ng tip. Yung ginamit namin ditong bracket, same lang nung bracket dun sa ano, sa Aerox version 1. Yun nga lang, nagdagdag lang kami ng spacer. Yun. So yun, madali lang naman. Then ayan, ito yung switch ng mini driving light, yung three-way pa rin. Okay, para iwas butas. Tapos yung dual horn setup na switch niya, ano yan, invisible. Wala kayong makikita. Okay? Hindi, mga sir, joke lang. So, nandito yan sa ilalim. Ilawan ko para makita nyo. Yan. So, ayan. Okay? So, sa magagaling kumapa, kayang-kaya nyo ng mga kapay nyan. So, ayan. Tingnan natin. Makita na natin, mga sir. Sige, sir. Pakibuhay nung makina. Yan. Tapos, may ano pala to. May additional double contact. So, ayan nyo. Kung napansin nyo, pag on pa lang nya keyless engine basta yun na yun. Okay, so ayan, nag on na agad yung kanyang park light. So ayan, additional visibility sa gabi mga sir. Then sige sir, mini driving light, low beam, okay, high beam, yun, okay, silaw ako, low beam, stock horn, loud horn. Yun. So, kabisado na ni sir yung pagpindot ng kanyang loud horn. Mini driving light off. Yan. Loud horn. Sige sir, ganda mo. Yun. Okay. Mini driving light, low beam. Yan. Loud horn. Yun. So, mini driving light off. Yan. So, yun. Okay na, sir. Pakipatay na yung makina. So, yun. Ito na yung chance mo para mag-shoutout. Oh. Shoutout nga pala dyan sa mga tropa at mga barkado ko dyan sa SM South Mall. Saka syempre sa asawa ko. Si Rose. So, eto. Shoutout natin itong kanyang misis na. Anong pangalan nyo po? Rose na lang. Ha? Rose? So, yun po yung misis ni Sir Carlos na very supportive. Kasi almost 12 hours na kasi maghapon silang naghintay. So yun, napaka supportive ni madam kasi sinamahan niya yung kanyang mister. So yun, sana all. Okay,
So, okay na, sir. So, ano yung mga tropang riders doon? Meron ba tayong bababatiin sa kanila? Mga riders doon? Ano lang, tropang homeward lang ng South Mall. Ah, South Mall. Okay, so shout out po sa mga tropang South Mall. Eto. Eto yung sticker, pwede nating i-shout out. Hindi na. So, yun. Okay naman, sir. Okay, salamat. Ang ganda. Okay. Okay naman yung gawa ng ating installer. Ang gwapo ng pagkakagawa, walang sablay. Okay. Medyo mahirap lang talaga baklasin ngayon kasi yun nga, mas pinahirap yung pattern ng kaha. So, yun. Okay, so yun. Thank you, sir. Ride safe. Humayo ka at ipagkalat si ECAmatic. Okay. Thank you. Ride safe. Ayan na mga sir. Inaalay na ni Master Aprop yung mini driving light ni Sir Carlos from Bacoor. So, ayan. Iaalay na natin para at least pag-uwi nila ay wala na silang problema. Gagamitin na lang. Okay. So, ayan. Inaalay na ni Boss Rap Rap. Aerox 155 version 2. Okay na? Bilis ah. Yung layo. May lalayo pa ba yan? Eh, try mo i-high, sir. Ay, sorry. Kala ko, ano eh. Pero yung ito, normal naman. Normal, oo. Oh, yeah, ganyan yung normal na ano namin na setup. Pero okay, siguro yun. Tataas na ng todo. Hindi makikita, no? Oo, tataas na ng todo. Pero ako kasi, yan, pang yung setup na yan, pang city drive. Pero pag ako kasi, sir, pagka long drive ako, lalo't madaling araw, nilalayuan ko yung low. Madalas pa naman yung mag-drive. So pagka long drive, pwede niyong ilayo yan. Layuan nyo ng konti kasi, di ba nga, pagka madaling araw, mabilis ang takbuhan natin. So, mas maganda, ilalayo natin ng konti. Madali lang ba yan? Oo, tuturo na lang namin. Ganun lang eh. Oo. Aangat ko lang eh. Dito, madali lang to. Up and down na lang din ang gagawin. Oo, up and down na lang din. So, ayan, pagka i-adjust mo, kailangan may nakaupo dyan. Okay? Oo. Kailangan may nakaupo. Then, ayan. Luluwagan mo lang yung dalawang tornilyo. Halimbawa, ito yung mini driving light. Luluwagan mo yung dalawa kabilaan para gumanon. Yun, tapos, ayan, lalayuan mo lang ng konti. I-adjust mo yung isa para lumayo. Tapos, pag okay na, higpitan mo na yung isa. Tapos, isusunod mo lang yung isa. Tapos, tatakpan mo lang parehas yung pinaka-lens. Tapos, ganun-ganun na lang. Makikita mo na kung kumakumpantay na siya. High beam. Yan. Low beam. Off. So, ayan yung ano, yung headlight. Naka-on yung headlight mo, sir, no? Stock horn. So, ayan yung stock horn. So, parang wala, no? Sige nga, sir, mini driving light. Yan. So, ayan, kita nyo naman, pointed talaga yung ilaw. High beam. Yan. Okay, low. Off. Loud horn. Yun. Ayos. Okay na. So, paano sir? Pwede na. Diretso na yan. Oh. Thank you. Ah. Salamat po sa pagdayo, sir. Ha? Sana all. So ayan, uwi na sila, papuntang Bacoor. Medyo malayo pa yung kanilang babiyahin. Ingat sir ha, pwede nyong gamitin yan ha, yung daily. Yung low beam, pwede yan, daily. Okay? Thank you. Ingat. Ano, Boss Rap? Okay ka pa?